when they do well, ang mananalo dito ang taong bayan, di ba? But still, we're hoping now that they put in really the correct people who will really further this our goal of ending this 53-year scourge. Kasi malapit na eh. We're already at that edge. So I don't think that the Filipino people will forgive the incoming president pag hindi niya ito tinapos, kasi pwede na itong tapusin. But I'm very confident that he will. He can do it. So we really need to support him in all of this, in all of these undertakings. Sinabi mo nga, Brother Franco, Brother Jade, na ang ikatatagumpay ng bawat administrasyon o bawat pamahalaan nakasalalay sa malawak at matibay na pagsuporta ng mamamayan. At mangyayari lamang ang malawak na pagsuporta ng mamamayan kung mulat sila at naintindihan nila at nararamdaman nila ang totoong good governance na gustong ipatupad ng gobyerno laban sa CPP, NPA, NDF na siya namang sumisira sa ating bayan, Brother Jade, Brother Franco. Mga kababayan, makikita ninyo na tuloy-tuloy po ang panawagan ni Pangulong Duterte. Sinasabi niya, Brother Franco, kahapon ulit sinabi niya na suportahan natin ang incoming administration, magkaisa tayo sa mga programa nito, at isulong natin ang pagpapatuloy ng tinatawag nating transformative governance. Ang ibig niyang sabihin doon, Brother Franco, Brother Jade, ay nakasandig pa rin sa mamamayan kung papaano susulong at uusad ang mga magagandang programa ng ating pamahalaan sa ilalim ni incoming President Bongbong Marcos Jr. Ang kahalagahan po ng role ng mamamayan, kahit kami nila, Brother Jade, Brother Franco, yun ang aming palaging binabanggit. Every one of us sa CPP, NPA, NDF nang galing ay indispensable yan. Mapapalitan kami, pwede kaming mapalitan ng sino paman na mga nanggaling na rin sa CPP, NPA, NDF. Ang hindi mapapalitan sa formula o sa sangkap ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay ang mulat at malakas na pagkakaisa ng taong bayan. The people will always be the real makers of history, Brother Franco. At yan ay napatunayan na sa maraming pagkakataon. And sa ating pagtingin, tama yung binanggit mo kanina on our side discussion. You were talking that the cabinet secretaries appointed by the president should listen more to the people, hindi lamang sa kanilang principal. The principal is President Bongbong Marcos, who is the appointing authority under the law. But the real principal is beyond Bongbong Marcos. The real principal of the cabinet secretaries and all serving in the government ay ang mamamayang Pilipino, ang taong bayan. Ibig sabihin po, Brother Franco, kailangan mapakinggan ito ng mga mamamayan, sapagkat kung hindi, ay magiging isolated o magiging detached ang ating pamahalaan sa totoong sentimiento at totoong damdamin at mga concerns ng ating kababayan. Before natin ito ipagpapatuloy, baka nakapag-reconnect na sa technical side natin si Yusek Badoy ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Brother Frank. Yes, Yusek Lorraine. Good morning, Yusek. I'm sorry. Good morning, Eric. Good morning, Franco. Good morning, Jade. Good morning. Sorry, nagkaroon ng technical difficulties and I didn't hear what we were talking about. Ang take-off natin kanina, Yusek, with Brother Jade Cinco and Brother Franco, yung panawagan ni Pangulong Duterte na suportahan, magkaisa sa transformasyon at pagpapatuloy ng magagandang gawain ng pamahalaan kahit siya ay paalis na, the President cares so much for the government at ikatatagumpay ng administration ni Bongbong Marcos bilang Pangulo. At binanggit namin ni Yusek Lorraine na sa atin sa NTFLCAC, lahat tayo mapapalitan. The genius of NTFLCAC, aside from good governance, Yusek, isang role ng mamamayang Pilipino bilang haligi ng tagumpay ng kasaysayan at ng programa ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan at programa nito magtatagumpay, Yusek, kung hindi ito yayakapin at sasamahan ng mga mamamayan. At ang aming end topic, Yusek Lorraine, as transition, para makareconnect po kayo, ay sinabi namin lahat ng gabinete or cabinet secretaries appointed by the president, bagamat ang kanilang principal immediately ay si Bongbong Marcos bilang presidente, but the real and higher principal will be the people.
sapagkat yun ang kanilang paglilingkuran, hindi lamang si Pangulong Bongbong Marcos. Your take on that, Yusek Lorraine and Brother Jade? That's also true. Yung being being part of President Duterte's official family, very clear naman yung marching orders niya sa amin is to support the incoming team and to make sure that the transition will be smooth. So, and we have to support them so that they will succeed, diba? Kasi it's not rocket science. When they do well, ang mananalo dito ang taong bayan, diba? And like you said, Eric, no? The NTF-ELCAC is so much bigger than any of us. It's so much bigger. At yung whole of nation na approach, ang nalaman natin dito, natutunan natin dito, ang totoong puwersa dito ay ang taong bayan. Correct. But still, we're hoping that they put in really the correct people who will really further this our goal of ending this 53-year scourge. Kasi malapit na eh. We're already at that edge. The team of the 30 team has taken it to the edge of the abyss. Konting tulak na lang. So I don't think that the Filipino people will forgive the incoming president pag hindi niya ito tinapos, kasi pwede na itong tapusin. But I'm very confident that he will. He can do it. So we really need to support him in all of this, in all of these undertakings. Pero yung prerogative kasi ng ating Pangulo, put it the people that he can be comfortable with, kakatiwalaan niya. So yun yung sana mag-jibe siya with competence and with courage, kung ano yung kailangan para magawa yung trabaho. No, yun naman ang natutunan ko sa ating Pangulong Duterte, na napakahalaga to put the right people. So we're still hoping for the best. No? Yeah, agree. Brother Franco, baka si Brother Jade may take din before we... maganda yung point ni Ma'am Lorraine, no? Pagtitiwala. No leader can lead properly and successfully kung hindi niya pinagtitiwalaan ang kanyang team, ang kanyang mga operators, ang kanyang functionaries. Brother Franco, let's go to Brother Jade, or yes, you have to take it. Okay, Brother Jade. Sa akin, mas ganun din. Same din naman kay Ma'am Yosef Lorraine Baduy. Isa yung kailangan natin dito yung pagtitiwala. Hindi lang yung mismong ating incoming president na si Bongbong Marcos yung pagkatiwalaan niya yung kanyang pinamumunuan, kundi pagkatiwalaan din natin, tayo mismong mamayang Pilipino at nasahanay mismong sumusuporta sa kanya, ay magtiwala sa paparating na gagawin niyang programa para sa ikauunlad ng ating bayan at lalo-lalo sa mamayang Pilipino. So mas ganun din naman po tayo yan. Agree. Tsaka yung malalaking gains ng NTF-ELCAC, nangyari yan dahil sa Pilipino, no? Dahil sa taong bayan, yung pag-slash yung sa Kongreso. Sila naman ang hindi bumuoto dyan sa mga kabag na yan, di ba? But of course, government had to do its job first, and then you had to put in the correct leaders, di ba, na para talagang i-lead ang taong bayan. Pero at the end of all of this, ang taong bayan talaga ang sumunod at nagtiwala sa atin, di ba? Pero dapat worthy ka doon sa tiwalang 'yon, di ba? Hindi ka diyan para sa pera, hindi ka nandiyan para sa attention, sa applause or whatever else na hinihingi mo, di ba? In other words, parang there's that sacred contract between the people that you serve and the public servant, di ba? And so yun ang natutunan natin sa ating Pangulo at saka dito sa NTF-ELCAC. Parang ang ganda nung nangyari kasi yung taong bayan na mismo lumalaban dito, hindi na talaga tayo. Talagang magkakasama tayong lahat sa laban nito. At sana matuloy yon ng susunod na administrasyon. No? Kasi malapit na eh. Agree. Meron na tayong winning formula eh. Alam na natin kung paano. Ang laban kasama ang bayan, sama-sama ang bayan.